Ilang taon na ganun yung na-experience nyo na parang feeling nyo walang nangyayari sa'yo? 2018, pag before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin. Nag-iiyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami-kami. Parang tutuloy pa ba natin to? Anong gagawin natin? Kailangan natin manghingi ng tulong, mga ganyan. Parang sinasabi ko sa teacher namin, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice, pero yung sapatos na pinagsasayaw ni Josh, sira-sira na, parang ganyan. Tapos, yun nga si Pablo, pag hindi nakasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakaka-uwi dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siyang kakainin, ganyan. Si Ken naman, isang beses mo lang nakita yes, ang mommy at daddy mo. Bakit? Since birth po, parang iniwan po ako sa grandparents ko po. Tapos, ano po, kasi kailangan nila magtrabaho po sa malang lugar kasi po, ayun nga po, mahirap po kami. Kaya kailangan nila mag-abroad. In fact, halos cake sa birthday ko dati, halos hindi ako magkaroon ng cake. I remember the time na nag-spend kami ng birthday ng ate ko, pansit kantod lang yung pitinain namin dalawa. Sobrang happy lang kasi. Simple cake, simple gift mula sa inyo. Sobrang nakaka-overwhelm. Dumating itong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba, ano, recommend kita na ano, mag-audition sa ano namin. Tapos sinatulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga no, kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera, so doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-audition ako tapos natanggap ako.